Welcome back guys dito sa channel ko at meron tayong bagong pag-uusapan ngayon. So, nung nakaraang araw ay nakiusap yung kapitbahay namin na kung pwede is makikonnect sila ng internet connection dito sa bahay kasi kailangan na kailangan nila kasi nag-online class yung ilan dun sa mga anak niya. So as of now kasi wala pa silang enough budget para makapagpakabit ng sarili nilang internet connection. Tapos ang gustong mangyari is magkaroon sila ng sarili nilang wifi dun sa bahay nila kasi unang-una sa lahat medyo malayo kapag dito pa sila nakikonik sa wifi namin sa bahay kasi medyo madistansya din. So bali ganito yung mangyayari. So maglalatag ako ng kable galing dito sa bahay papunta sa kanila, then maglalagay ako doon ng router na magsisilbing wifi nila sa bahay, tsaka doon din nakakonek yung isang desktop na gagamitin nila para sa online class. Isa sa mga materials na pinabili ko sa kanila is yung kable. Pero instead na gumamit ng ordinary na UTP cable, ang pinabili ko, or ang binili ko actually, kasi sa akin din sila nagpabili, ay yung FTP, or yung foil twisted pair na kable. So, same din naman yung function niya dun sa mga UTP na cable, pero mas may advantage siya kasi mas maganda yung kanyang outer cover or yung outer insulation niya kasi designed siya for outdoor use, no? So unlike dun sa mga UTP cable na usually ginagamit lang sila pang indoor. Then para naman dun sa router or yung wifi na gagamitin nila, ang binili ko ay yung TP-Link na TL-WR840 na router. So kaya ko ito guys napili kasi marami siyang function. Tsaka higit sa lahat, mura lang siya. Ang presyo niya is nasa 600 plus, pero depende guys sa store niyo kasi nakita ko sa Lazada or sa Shopee, iba-iba rin yung presyo nila. Pero hindi naman gaano nagkakalayo. Siguro kung mayroon man silang difference mga nasa 50 to 100 pesos. So sayang din, 'di ba? So isa sa mga function guys ng Wi-Fi router na ito is pwede siyang gawing access point, no? So pwede rin siyang maging range extender o yung tinatawag nating repeater. Of course, pwede siyang maging router at pwede rin siyang maging WISP. Doon sa apat guys na feature na sinabi ko kanina dito sa router na to, no? So ang gagamitin lang natin is yung router functionality niya. So the reason for that is gusto ko separate network kami. Kasi kapag ang ginamit nating function dito is access point or yung repeater, ang mangyayari is nasa iisang network lang kami. So mas maganda kapag separate network sila tsaka dito sa bahay kasi yung security guys, no, yun yung pinaka iniisip ko. So hindi nila ma-access yung network ko dito sa bahay, yung mga devices na nakakabit like yung desktop, at hindi ko rin syempre ma-access yung mga devices na ginagamit nila dun sa bahay nila. Isa sa mga nagustuhan kong feature guys ng router na to is mayroon siyang bandwidth limiter, no? So kung halimbawa gusto mong i-limit yung download tsaka upload speed, no, so pwede mong gawin dito guys gamit yung router na to. Pero hindi lang guys sa TP-Link na mga routers, kahit sa ibang brand meron din silang ganung functionality. So mamili lang kayo ng mga models ng router na may ganung functionality kung gusto nyong gamitin yung ganung klase ng feature. So next na gagawin natin ngayon guys is i-setup natin to. Papalitan natin ng wifi name, lalagyan natin ng password, papalitan natin yung wireless password nya, tsaka yung iba pang mga settings na kailangan natin baguhin at i-set up, no, para magamit na natin to at may kabit na natin din sa kabila. So gagawin natin ngayon guys is i-set up muna natin ito, itong router. I-connect natin siya sa desktop, tapos i-configure natin at syempre ito yung kakailanganin natin, yung kanyang power cord, no? Tsaka isang standard na patch cord, no, para makabit natin siya dun sa desktop. So alright guys, no, bali na isaksak na natin sa desktop itong router. So next na gagawin natin ngayon is i-access natin siya via browser gamit yung kanyang default na IP address. So yung IP address guys ng router na to is 192.168.0.1. So yung IP address guys is depende yan sa brand tsaka sa model ng inyong router na nabili. Pero usually sa TP-Link, ito yung IP address or yung default IP address na ginagamit nila. So after natin matype yan, enter lang natin. And then ito yung unang-unang bubungad sa atin. So dito, tatanungin kanya kung ano ba yung isi-set ninyong password para dito sa
router na to. So hindi pa ito guys yung mismong wifi password niya. Ito ay ano lang na pinaka password nung wifi natin kapag gusto natin baguhin yung kanyang settings. So, alright. So, ito yung pinaka unang bubungad sa inyo guys pagka pinasok ninyo yung UI na itong router na to. So, dito, meron siyang quick setup. Pero hindi natin gagalawin yan. So, exit lang muna natin kasi meron tayong sariling configuration dito na gagawin. So, una, punta tayo sa wireless. Okay guys. So, dito sa wireless, itong part na to, ayan, yung naka-highlight. Yan yung magiging pangalan ng wifi ninyo. So, pwede kayo mag-set dyan. Depende sa gusto ninyo. So, papangalanan ko siya ng Eli Wifi. Si Eli is yung bunsong anak nila. Tapos, save lang natin yan. Alright? So, next na gagawin natin is mag-set up tayo ng password ng mismong router. So, punta lang tayo dito sa wireless security. Okay. So, dito sa wireless security, ito yung makikita ninyo, wireless password. So, ito yung default password niya. Gagawin natin is babaguhin lang natin yan. Siset lang ako. And then, save lang natin yan. So, next na pupuntahan natin is itong DHCP. Yan. So, make sure guys na naka-enable siya kapag router mode yung gagamitin ninyo. Pero kung naka-extender or naka- repeater kayo or access point, no, pwede naka-disable yan. Kumbaga, yung main router ninyo magiging DHCP server. Sinabing DHCP server kasi, siya yung mag-a-assign ng IP address sa lahat ng devices na kukonek sa kanya. Pero, pwede naman tayo mag-satay, pero hindi naman kasi lahat ng kukonek na devices, pwede nating baguhin yung IP address. Katulad ng mga cellphone, halimbawa, hindi naman tayo makakapag-set ng IP doon manually. So, ayan. So, i-enable natin siya. And then, next na pupuntahan natin dito is yung nabanggit ko kanina yung isa sa mga gusto kong feature ng router na to, itong bandwidth control. Gagamitin ko itong bandwidth control guys para malimitan ko yung speed na magagamit nila. So, enable lang natin syempre. And then, dito sa egress bandwidth, ito yung magsisilbing upload speed guys ng router. So, isiset lang natin sila sa 5000 kbps or katumbas ng 5 mbps or megabits per second. Then, dito sa ingress, ito naman yung kanyang download speed. So, isiset ko ng 10,000 kbps or katumbas ng 10 mbps. So, next is save lang natin. Alright, so yun lang naman guys ang binago natin. Ang next na gagawin natin ngayon is susubukan natin yung router. Kukonek tayo sa kanya gamit yung ibang device, yung laptop ko. And then, of course, ikukonek natin siya dito sa router natin sa bahay, no, para makakuha siya ng internet connection. Then yun lang guys. Itetest na natin ngayon guys yung router natin. So una, kukonect natin siya dun sa router, no. So maglalagay tayo ng kable diyan papunta dito. So meron na kasi nakaabang diyan na isa. Ayan. So sa isang desktop ko 'yan. So gagamitin muna natin 'yan. So ayan guys, lagay na natin siya ng internet connection. So, kung mapapansin ninyo, yung desktop ko, nagkaroon na siya ng internet. Ayan o, diba? Kasi, dyan pa rin nakakonect ngayon yung desktop ko. Ayan o, yung puting wire na yan. Yung puting patch cord na yan. So, sa kanya pa rin naka-connect. No? So, para ma-confirm natin kung may internet, check natin. YouTube. So, goods. So, ayun guys, natapos na nating i-set up at i-configure itong router na meron tayo dito ngayon. So, na-test na natin yung kanyang wired tsaka wireless connection. So, okay naman. And, gumana rin yung mga configurations na in-apply natin dito kanina. So, base dun sa speed test na ginawa natin, okay din. So, gumana yung kanyang bandwidth limiter. Kasi kung mapapansin nyo, 10 Mbps yung sinet natin para sa download speed and then 5 Mbps para sa upload. Yun din naman yung nakita natin nung nag-speed test tayo. So, siguro, pwede ko nang ibigay itong router dun sa kanila.
kasi nakapaglatag na rin naman na kami ng kable galing dito sa router ko papunta dun sa kanila. So ang binili kong kable is 30 meters pero ang nagamit lang siguro dun is mga nasa 20 to 25 meters lang. So okay lang yun, no? Wala nang problema. Mas okay na yung sumobra kaysa sa hindi. Ang purpose ng video na to is para mabigyan kayo ng idea dun sa setup na gusto ninyong gawin kapag gusto ninyong mag-extend, halimbawa ng wireless connection dun sa bahay ninyo. Like for example, meron kayong second floor or di kaya may mga area kayo sa bahay na hindi na naabot ng wifi. So, pwede kayong mag-setup ng ganito din. So, hindi lang ito applicable dito sa ginawa ko ngayon, no? Kundi marami din siyang pwedeng functions. So, yun nga, no? Kung halimbawa, meron kayong second floor na bahay or third floor, tapos hindi na umabot dun yung existing na wifi ninyo. So, pwede kayong gumamit ng panibagong router, no? So, pwede nyo siyang iset as extender or repeater or pwede ring access point. So, depende na lang guys sa applications na or sa application na gusto ninyong gawin para dun sa router. Pero make sure guys na bago kayo bumili ng mga ganyang klase ng device router, no? Make sure na yung feature na gusto ninyo is meron dun sa router na yun na bibili ninyo. Kasi iba-iba rin sila ng feature, depende sa model, depende sa brand. So, yun. Sa akin naman, lahat ng feature na gusto ko is meron na dun sa router na binili ko. Kaya, smooth lang yung naging proseso natin. So, wala akong masyadong naging problema. So, yun lang guys. Again, thank you sa pag-antabay at pag-suporta dito sa channel ko. Sana guys, tuloy-tuloy nyo lang yung suporta ninyo kasi medyo lumalaki na yung channel natin at hindi ko in-expect actually na umabot tayo sa ganito. Pero, nandyan na yan eh. So, tuloy-tuloy lang natin. So, maraming salamat sa suporta. Again, my name is Mark V.